Hello guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. This is Harry Obsuna. Huwag kalimutan mag-like, subscribe and share. Thank you. Ang video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-remove ng violation sa Facebook ads on Reels or sa in-stream ads. Kung gusto mong malaman ang tricks na ito, keep on watching. Kung bago ka pa lang sa video na ito, huwag kalimutang mag-like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong video na i-upload. Let's get started. Pindutin ang Facebook app at mag-login. Pindutin ang menu or tatlong tuldok. Pindutin ang professional dashboard. Scroll down. Pindutin ang monetization. Kung meron po kayong violation sa ads on Reels, pindutin ang ads on Reels. Kung meron naman kayong violation sa in-stream ads, pindutin ang in-stream ads. As you can see, nagkakaroon po tayo ng policy issue sa ating ads on Reels. Pindutin po natin itong go to policy issues para malaman natin kung anong video ang nagkakaroon ng violation. Dito sa baba, dito natin makikita kung anong video ang nagkakaroon ng violation. As you can see, dito sa product impact, ay green po lahat ang kulay. Ang ibig sabihin, si Facebook Meta po ang nagkakamali sa paggawa ng violation. Kapag nagkulay red po ito, ang ibig sabihin ay hindi nyo po sinunod ang community policy ni Facebook Meta. Kapag alam mo na hindi mo nilabag ang community policy ni Facebook Meta, ay sundan mo lang itong steps. Pindutin ang request another review. Pindutin ang box. Pindutin ang request review. As you can see, ay maghihintay po tayo ng dalawa or tatlong araw para mawala ang violation. Pindutin ang close. Ang susunod po nating gagawin ay pupunta po tayo sa browser or Google Chrome. E-type ang facebook.com. E-type ang inyong email address at Facebook password at pindutin ang login. Kapag naka-login na kayo, pindutin ang search engine. E-type ang Facebook appeal. Scroll down. Hanapin mo itong how to submit an appeal if your creator content, page or profile. Scroll down at hanapin ang this form. Pindutin ang this form. Pindutin ang content. Dito kailangan natin i-paste ang link ng ating Facebook account or Facebook page at link din ng video na nagkakaroon ng violation. Punta po tayo sa ating Facebook app. Punta po tayo sa ating Facebook profile. Pindutin ang tatlong tuldok. Dito sa baba, pindutin ang copy link para makopy natin ang link ng ating Facebook account. Kapag nakopy na, balik po tayo sa Google Chrome. Dito sa page URL, e-paste mo dito ang link ng Facebook account mo. Dito sa video URL, kailangan din natin e-paste ang link ng video na nagkakaroon ng violation. Balik po tayo sa Facebook app. Hanapin mo yung video na nagkakaroon ng violation. Kapag nahanap mo na ang video, pindutin ang share icon. Pindutin ang copy link. Balik po tayo sa Google Chrome. Dito sa video URL, e-paste ang link ng video. Pindutin ang send. Kapag may nag-pop up, pindutin ang OK at maghintay po tayo ng dalawa or pitong araw para mawala ang violation. Days later. After ng dalawang araw ay e-check po natin kung nawala na ba ang violation sa ads on Reels. Pindutin ang Facebook app at mag-login. Pindutin ang menu or tatlong linya. Pindutin ang professional dashboard. Scroll down. Pindutin ang monetization. Pindutin ang ads on Reels. Ayan na guys, nawala na po ang violation natin ng just 2 days lang. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated kapag meron po tayong video na i-upload. Thank you for watching.